Isa po sa problema ng mga pintor, mga boss, kapag hindi po alam kung ano po ang mga teknik, kung paano po tanggalin o alisin ang mansa ng kisame o dingding kapag tayo po ay magpipintura. Dahil alam naman po natin na kung basta lang po natin itong punasan o basta natin pinturahan, hindi po talaga ito matatanggal ng basta-basta kahit ilang ulit mo pa gagawin. So sa video ito, mga boss, panoorin po ninyo kung ano po ang dapat natin gawin para alisin ito. Pero bago ang lahat, mga boss, kung ang video na ito ay malaking pakinabang po sa inyo, pakisubscribe po kung kayo pa po hindi pa po nakapagsubscribe dito po sa channel na ito, at pakipindot po yung notification bell. So ayun na nga, mga boss, dahil kailangan mo ito, pues panoorin mo ito hanggang sa dulo para makita mo ito at malaman ng step by step kung paano po ito gagawin. Sa video na ito, mga boss, ang gagamitin ko pong pangtakip o pangharang po para hindi na po lumabas ang mansa ng ating kisame o walls, sanding sealer po ang gagamitin po natin. So pwede po kung ang gagamitin po natin ay acrylic latex emulsion o emulsion, pwede rin po yung mga pinturang automotive. Pero ginagamit lang po ito kung sakali latex yung inyong kisame o inyong mga dingding. So kailangan na po itong ipahit kagaya po ng ginawa ko, mga boss. Pwede po ang BB ruler, pwede po ang paintbrush. So magdepende na po yan sa inyo. Pwede rin po i-spray ninyo, i-spot yung sealer o emulsion dyan po sa inyong mansa ng inyong kisame o walls. So ang tanong, bakit ba natin gagawin ito? Gagawin po natin ito, mga boss, dahil kung inyo pong naobserbahan, kapag kayo po yung magpipintura ng mirong mansa, hindi po basta-bastang maalis kung latex po ang gamitin po ninyo. So, dahil sa problema po yan talaga ng kahit sinong pintor na magkaroon po ng encounter na meron pong ganitong problema, so kailangan po natin gawan po ng remedyo para hindi po basta-bastang maubos yung ating pintura kaagad dahil mahal po ang pintura ngayon. Ang tanong, mga boss, ilang beses ba natin patungan ng sanding sealer o kaya emulsion yung mansa ng ating kisame o dingding? Gagawin po natin, mga boss, ng dalawang patong para sigurado po talaga. At siyempre, bago po natin patungan, kailangan po muna natin patuyuin ng husto bago po natin i-second coat. Mahalagang paalala nga pala, mga boss, kung sakali ang inyong kisame quick dry enamel, huwag po ninyong patungan ng sanding sealer dahil kukulo po siya. So ang dapat po ninyong gagawin, basta quick dry enamel, patungan nyo lang po ng quick dry enamel din. Matanggal na po siya. Pero kung ang inyong kisame elastomeric o kaya latex o kaya flat wall enamel na magkaroon po ng mancha, pwede po ninyong gamitin po itong sanding sealer o kaya acrylic latex emulsion. At ayan na nga, mga boss, ang resulta ng ating trabaho. Pagkatapos po nating punasan ng pangharang yung ating mga mancha, pininturahan po natin ng flat latex ito. Kaya maganda na po ang resulta. Puting-puti na po siya. Maganda na po at wala na po kayong makikitang mancha. Naway nagustuhan po ninyo ang ating pinakitang video ngayon. At para po sa mga baguhan na hindi pa po nakapag-subscribe, naway mag-subscribe na po kayo, mga boss, at pakipindot yung notification bell para po ma-update po kayo lagi kung ano man yung i-upload ko po dito po sa channel na ito. At kung hindi po ninyo mamasamain, mga boss, paki-like at follow po yung aking FB page na Paint and Varnish Solution. Maraming salamat po.